Hello everyone! Nandito po tayo ngayon sa isang part ng aming bahay na tinawag ng architect na flowless window. Sa kung ano man pong dahilan at tinawag niya ito na flowless window ay hindi ko po alam. Pero nag-enjoy na rin po ako na tawagin siya ng the same name. Pag-uusapan po natin ngayon, paano po namin ito dinesign, ano po ang mga inilagay naming halaman, paano po namin siya pinaganda dito sa itaas. Hindi po siya kita ngayon, pero later ipapakita ko po sa inyo. Ang area na to ay mayroong tatlong windows. Isang east facing window dito sa area na to. Dito ang north facing window. And another west-facing window in this side. Kaya nga po, perfect na lagyan ng mga halaman dahil na-e-enjoy nila yung liwanag ng buong isang araw. Yan. From east, dito naman po ang north. At dito naman ang west. Ang flowless window ay nasa tabi ng hagdanan. Ito po yung hagdan. Yan. Yan. So, pagbababa ka ng hagdanan, ayan na po yung ibaba ng house. Pasensya na po, magulo. Yan. And then, eto na po yung you turn left at nandito na ang flowless window. Yan. Nandito rin po sa other side, kapag ka naman kumanan ka, makikita mo ang TV area or ang family area. Yan, pasensya na po kasi magulo. So, hindi pa po talaga tapos i-design ang area na to. Yan ang ginawa namin sa itaas. Nilagyan po namin siya ng patungan. Tapos, meron siyang design ng lubid doon sa taas. Magbukas tayo ng ilaw para nakikita siya. Sorry. Yan. Okay, so inilawan natin siya sa likod. Yan. Hindi pa po talaga siya tapos, like, in this area, pag akyat mo ng stairs, iniisip ko po na sana malagyan pa siya ng halaman pa, patungan. Yan, para mapalitan yung frame na nandyan. Tapos, I'm also planning to put a coffee table instead of this abaca something. Diyan ko po nilalagay ang mga tubig na pangdilig ko. Yan. Tsaka yung pangdilig. Watering can at tsaka yung water. Diyan po siya nakalagay. So, pwede pa po sana siyang malagyan. Ganda ng araw, by the way. Nakikita niyo po ba yung araw? Yan po yung afternoon sun. Kasi nandyan nga po sa likod ko ang west. Yan. Okay? So, kahit hindi pa po siya tapos, naisip ko, pwede ko na rin siyang i-video kasi na-realize ko din naman po na ang pagde-design or ang paglalagay or pag-aayos ng ating mga halaman ay isang never-ending process. So, malamang po nito, marami pa rin mababago someday, marami pa rin tayong dapat ayusin someday. Pero for now, gusto ko lang po munang i-share sa inyo kung anong mga halaman ang nandito ngayon, kung paano natin sila inayos. Yan. Una po sa lahat, naglagay tayo dito ng golden pothos. Kung napansin po ninyo, ay meron tayong isang malago at trailing na golden pothos sa area na to. Ang pinagpatungan po nito ay isang 3-layer rock. Kung interesado po kayo kung sino ang gumawa at saan ko in-order ang rock na to, pwede po ninyong tingnan, pwede po ninyong i-check. Ilalagay ko po ang contact person dito sa side ng ating video or sa side ng ating screen. Yan. Ito pong plant rock na to ay 3-layer. Pero, kung na mapapansin po ninyo, ang pothos ay meron na siyang statement. Sabi niya, akin to.
So, pinuno niya lahat ng corners at lahat ng layer ng rack na to. So, I think hindi na po ako pwedeng magpatong ng iba pang halaman dyan sa plant rack na yan. Solo niya na. So, ayan po. Hanggang sa floor, nagtitrail siya. Okay. Second one on the list ay ito naman pong ating rubber tree. Rubber plant. Yan. Na mas matangkad po yan kesa sa akin. Ganyan na siya katangkad. Ang rubber plant po na ito ay binuhay namin or nabuhay sa tag-iisang solo-solo nilang pot. Apat po ito. You see, this one, and then the other one here, and then dalawa po siyang matangkad. Ito, at ito. So, apat po sila. And then, ang ginawa ko, pinagsama ko sa isang pot ang isang small rubber plant at isang tall rubber plant. Ganun din po yung ginawa ko dito sa dalawang ito, itong nasa likod, isang tall rubber plant at isang small rubber plant. And then, nakalagay po sila dito sa isang side dito. Ayan. Diyan po sila nakalagay nung una. Pero napansin ko na masyadong nakaka-occupy yung dalawang pots ng rubber plants. Dalawang pots sila. Pero gusto ko sila pareho na nandito sa second floor. Nagagandahan ako sa kulay ng dahon nila. Nagagandahan ako sa tayo nila. Tayong-tayo sila, masigla sila. Ang ganda ng kulay nila. Very impressive para sa akin yung itsura nila. So gusto ko, nandyan sila pareho. Pero nasisikipan naman ako dun sa dalawang pots. So meron akong ginawang isang crazy thing. Pinagsama ko ang apat na rubber plant sa isang pot. Yan. At sinamahan ko pa ulit sila ng golden pothos. And so far naman po, they are doing great. So far, masigla pa rin sila. Mukhang hindi naman sila nagalit sa akin dahil pinagsiksikan ko sila sa isang pot. Mukha namang nakangiti pa rin sila. Pupunta naman tayo dito. Next, kay Monstera Deliciosa. Si Monstera Deliciosa ay nakatira. Tumira siya sa north-facing side ng aming bahay for a very long time. Ito po ay 2018 pa yata nila alaga ng mga anak ko. Kung mapapansin po din nyo, napakalaki ng dahon niya. Ayan. Ayan ang kamay ko. Ayan yung dahon niya. Ito pa. Dito pa. Isa pa. Oh. Ayan. Ayan yung kamay ko. Baba tayo hanggang dito. Ayan. So, ganyan po talaga siya kalaki. Si Monstera Deliciosa. Ngayon, ang naging problema po namin dito nung dun siya sa south-facing area dahil napakalakas ng napakalakas ng hangin every afternoon. So, lagi siyang nasisiraan ng dahon. Kung mapapansin niyo po, ito o, yung bago niyang dahon, sira na agad dahil sa hangin. Ayan. Ayan, sira-sira ang kanyang dahon, pilas-pilas. So, nag-decide kami na dito muna siya habang ganito yung hangin. Although we know na ine-enjoy niyang mabuti yung araw, yung liwanag doon sa south-facing area. Pero, hindi naman po siya nadehado dito. Nagpe-face din siya dito ng east, nagpe-face din siya dito ng north. Maliwanag pa rin siya. Ang next naman po ay ang next na Monstera Deliciosa also. Ito naman po ay few months ago pa lamang. Siguro nasa mga 2 to 3 months pa lang siya. Yan. Pero nung na-acquire ko po siya, apat lang ang dahon niya. Dito na siya nagkaroon ng pang fifth na leaf. I think ito yon. Yan. At ito naman, ang pang-sixth, ang bilis niya po. Every month. So, kung 2 months pa lang siya, I think 2 months pa lang, bandang December. Okay. So, nung dumating siya sa akin ng December, nag-unfurl siya ng isang dahon. Tapos ngayon January, nag-unfurl siya ng second leaf. I hope by end of February, magkakaroon na rin siya ng pang-pitong dahon. Hopefully, kasi mabilis siya eh. Nagustuhan niya rin po yung location na meron siya. At ikukwento ko na rin po sa inyo na itong basket na to ay regalo sa akin ng mga anak ko o ng anak ko noong
December, Christmas. Yan, yan ang Christmas gift nila sa akin. Yan, okay. Ang next naman po, parehas din ang idiniscuss ko sa isa sa mga video ay ang Peperomia obtusifolia variegated. Yan. Ito po yung side variegation, yung tinatawag nilang golden gate. Yan. Sa side lang siya may variegation. Ganyan po pagka kumapal na si Peperomia. Nandito na tayo sa west facing window at ito ang Syngonium holly. Ang Syngonium holly, mas puting-puti po siya kapag ka mas maliwanag ang area niya o mas naaarawan siya. Siguro nakukulangan siya ng araw dito kaya nagigreen siya. I will find out. Yan. Syngonium holly. And here, we also have another monstera. This is Monstera adansoniae. Adansoni. Pero ang correct pronunciation daw po, Monstera adansoniae. I think she's also happy here in this area kasi mabilis din po siyang magkaroon ng bagong leaf. Buhay naman ang dahon niya, masigla, at lalo siyang kumakapal. Meron tayong snake plant or Sansevieria moonlight. Moonlight or moonshine? I have to research. And another Syngonium is the pink Syngonium. If you notice po, ay pinatong ko po sila sa mga native planter. Yan. All of them ay nasa native planter. Para po magkaroon sila ng motif. Para magkaroon sila ng motif sa kanilang design, pinagsama-sama ko po sila na inilagay sa native planter. Ito po, puro gawa ko to. Ito po ay ng water ng isang malaking 6 liter water. Ito po ang lalagyan. Kinat ko siya and then nilagyan ko siya ng mga pebbles. Tapos nilagyan ko siya dito ng abaca rope. Yan. Ito naman po, nung dinesign ko ay nilagyan ko ng mga bamboo. Nung mga maliliit na bamboo na kinat-cut-cut ko siya, tapos inilagay ko siya dyan, inhilera ko, and then nilagyan ko rin po ng design na mga abaca rope. But this abaca rope is smaller than the other one. Yan, mas maliit siya. Yan, pero made din po siya ng isang 6 liter water bottle. Yan. Ito naman po ay galing dun sa mga tinitindang bag ng anak ko na I think ay bagay na bagay din para maging pot. Para maging planter. Ito naman po ay talagang planter. Yan. Yan. Another one here. This is Philodendron Heartleaf Micans. Ito po ay Philodendron Burly Max or Burl Max. Yung iba po tinatawag siyang Burly Max. Yung iba naman ang tawag sa kanya ay Burl Max. Silent E na po siya. Burl Max. Okay? Isa po ito sa napakadaling alagaan na Philodendron. Napakabilis kumapal. Ayan, tingnan nyo nga po siya. Ang kapal-kapal na siya. Tapos, wala siyang ka-ere-ere. Lagay mo siya dyan sa ilalim. Okay na siya. Buhay siya, masaya siya. At ginagawa ko lamang po, iniikot ko lagi yung kanyang pot. Kasi nga po, napupunta lahat doon sa other side yung kanyang mga leaves. So, napansin po ninyo, eto, kaya nakaharap dito yung mga leaves niya. Kasi kaiikot ko lang siya this morning. Kaninang umaga po, ganito siya. Ayan. Yan. Ganyan po ang itsura niya. Wala po talagang dahon dito sa side na to dahil nandun siya lahat sa tabi ng ilaw. So, kaninang umaga, inikot ko muna siya. Sabi ko, sige, dito muna kayo humarap. Ayan, hindi po ba mas makapal tong area na to dito nakaharap ang mga dahon. So, in a few days, I'm sure iikot na naman yung mga dahon na yan at haharap na naman sila dun sa source ng liwanag. Yan. Yan po talaga ang nature ng mga dahon. Okay, punta naman tayo dito sa ilalim ng mesa.
Yan po yung ibabaw ng mesa, ano? Yan, na-discuss ko na yan sa inyo a while ago. Ito naman po ang ilalim ng mesa. Yan, pinaglalagay ko po dyan ang mga golden pothos. Kasi nga po, ang golden pothos ay isa pang uri ng halaman na wala rin kaere-ere sa kanyang buhay. Kahit lagay mo siya sa ilalim, ilagay mo siya sa isang madilim na area, payag siya. At masaya siya. So dahil gusto nating ma-achieve yung native look, ito naman po yung ginawa ko dahil wala naman ako magkasyang planter dito. Ayan, binalutan ko siya ng coco rope. Yung mismong pot, binalutan ko ng coco rope. And also here, ganun din ang ginawa natin dito sa isang monstera. Yung kanyang mismong pot, binalutan naman natin to ng abaca rope. Ayan, tiis-tiis lang yan. Effort match. Para ma-achieve ang native look. Ito naman po, yung isa ko pang ginawang planter. DIY din po ito. Galing din ito sa isang 6-liter water bottle. Ayan. Ay, tatanggal na oh. Malapit na siyang masira. Pwede nang idikit ulit. Ayan, idinikit ko lang po yan. Yan po, idinisign din natin yan dyan sa itaas. Nilagyan po yan ng karpintero ng patungan. Pero parang napaka-plain po noong nakita ko. So, naisip ko talaga na designan siya ng rope. Una po, ang idea ko, lagyan siya ng parang kadena. Kunyari, para design. Para magandang tingnan. At the same time, makaka-hold na rin po dyan sa piece of wood na yan na nakabitin dyan. Makaka-hold na rin po yung rope or kaya yung kadena na ilalagay ko. Pero dahil nga po, native ang naging motif ng area na to. Ayan. Kaya nalagay ko na lang po ay rope. And it took me one day to get that idea bago ko po natapos na ilagay ang rope na yan. Napakadaming trial and error. Nakaakyat ako sa ibabaw ng hagdanan. Ang hirap-hirap gawin. Oh, yan. So far, para sa akin, yan na po yung pinakamaganda dun sa mga ginawa ko. Kasi ang dami ko talagang ginawa. Andyan na ibinuhol ko siya sa ilalim. Nilagyan ko siya ng design dito. May lawit-lawit. Ang pangit. Tapos, nandyan na ang ipinulupot ko, yung dito sa side, pangit din po. Until nag-come up ako sa ganyang idea na dyan na lang siya lagyan ng pulupulupot, itali yung rope na ganyan, isabit dun sa sabitan niya, at nabuo ko naman po yung idea na yan. So, nagandahan na rin naman po ako. Sana nagagandahan din kayo. Yan. Tapos, nilagay naman natin ang Wandering Jew lilac dun sa taas. Kaya lang po, nalulungkot yan eh kapag ka medyo madilim. Kaya nga po lagi ako nagbubukas ng ilaw para sa kanya. Ayan. So, binubuksan ko siya ng ilaw. Mga, kunyari, mga about 3 hours, iwanan ko lang nabukas yung ilaw niya. Ano naman po, puro LED light naman po ang nilagay natin dyan. Para sana ay may... So, sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang munting house plant tour. Sana ay natutunan nyo rin kung paano mag-design at maggawa ng mga DIY na basket. Kung gusto nyo pa pong matutunan ng iba pang mga basket na ginagawa ko, comment lang po kayo sa baba. I-video natin pagka nagawa ulit ako ng mga basket para sa mga halaman. Comment po kayo sa baba kung gusto ninyo na kapag ka ginawa ko ang paglalagay ng rope at para maging native din ang pot ng ating rubber tree, comment lang po kayo sa baba para gawin ko. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo. Sana mag-comment kayo. Sana i-share po ninyo ang video na ito. At sana magkita-kita tayong muli. Sana bigyan nyo ako ng thumbs up. Subscribe and click the bell button. Tandaan, iisa lang ang inang kalikasan. Kaya't mahalin at alagaan.